Magagabi Oriental Mindoro. Narito na ang mga pangunahing balita ang aming nakalap sa nakalipas na isang linggo. Ito po ang TVNet Weekend Report. At sa ulo na ating mga balita, pagpapagawa ng super bridge, ipinangakong sisimula ni Grace Poe sa unang dalawang buwang termino sakaling manalo. Separate polling precincts para sa mga katutubo, tututukan ng COMELEC at ilang konsernadong grupo sa lalawigan. At 5 taong gulang na bata, tinangay umano ng textmate ng ama. At sa detalye ng ating mga balita, lalo pang tumaas ang temperatura sa lalawigan sa pagpasok ng buwan ng Abril. Ito ang sinabi ni Kalapan Pag-asa Chief Meteorological Officer Ferdinand Valde Avilia. Aniya, mula 1 hanggang 11 ng buwang kasalukuyan, nasa 33.6 ang pinakamataas na naitalang temperatura na may karagdagan pang 2 degrees kapag nasa urban areas. Sa kabila naman ito, tiniyak niya na hindi pa rin kasama ang lalawigan sa mga probinsyang lubhang apektado ng init. Wala anyang indikasyon na lalala pa ang El Nino sa Oriental Mindoro. So far sa ngayon, wala tayong makikitang indication na mas lalala pa yung effect ng El Nino sa province natin. No, since unang-una dyan is nasa western portion tayo ng archipelago, and another one is yung ating prevailing weather system is easterlies. So yung init is nanggagaling from the east. So covered tayo, Bicol region areas, yung Calabarzon areas. So sa kanila muna natatama yung init galing from the east bago pumunta sa atin. So pagdating sa atin ng init, medyo mababa na compared sa mga naka-front sa eastern side natin. Sa kasalukuyan, nakikita ng Pag-asa na posibleng hanggang Hunyo o Hulyo pa mararanasan ng init. Ibig sabihin, hindi kagad papasok ang rainy season sa naturang buwan. Sa uli, dahil sa mahabang pag-iral ng El Nino, posible anyang La Nina naman ang papalit dito base na rin sa mga karanasan matapos ang tagtuyot. Ngunit paglilinaw niya na ito ay posibilidad pa lamang at hindi pa maaring makumpirma sa kasalukuyan habang umiiral pa ang tag-init. Sa ibang balita, tuloy-tuloy na paglulunsad ng mga pagsasanay ng iba't ibang uri ng kabuhayan mula sa mga natural na materyales. Ito ang siyang kabahagi at isinasagawa ngayon ng Department of Science and Technology Oriental Mindoro sa grupong Stanpon o samahan ng mga nagtataguyod ng produktong natural. Ang Stanpon ay naging benepisyaryo ng programang Grants in Aid ng DOST taong 2014, kung saan ay nabigyan na ang nasabing grupo ng libreng training sa NIPA vinegar production at NIPA tapping. Bilang patuloy na suporta ng DOST, ang NIPA sugar production naman ang o paggawa ng asukal mula sa sasaab magsasanay na ipinagkakaloob sa nasabing grupo. Ito ay kauna-unahan sa NIMA ROPA kung kaya't kinailangan pa makipag-ugnayan sa DOST Oriental Mindoro sa pamamagitan ni Provincial Science and Technology Director Jess Pine sa Cagayan State University kung saan ay binahagi ang kanilang pag-aaral at resulta sa pagsisiyasat. Base sa pag-aaral, pinabubulaanan nito ang paniniwalang ang harvest ng NIPA sap ng alas 2 ng madaling araw ay siyang pwedeng gamitin lamang sa sugar production. Paliwanag dito, dapat ay malinaw lamang at kailangan gamitin agad sa looban ng 4 oras matapos ang pag-aani. Napag-alaman rin na mas maraming asukal ang napoproduce ng mga NIPA o sasa sa coastal areas kumpara sa inland. Bilang patunay, nakapag-produce ang Stanpon ng 350 grams ng asukal mula sa naipong 3.5 na kilo ng NIPA sap. Nagpapasalamat naman ang Stanpon sa DOST sa patuloy nitong pag-alalay sa kanilang samahan, lalo na sa usaping teknikal. Bilang isang alternatibong pagkakabuhayan, bukod sa NIPA vinegar, tinatayang nasa 15% yield o kita kung saan ay maaaring ibenta sa halagang 350 piso kada kilo ang kanilang asukal na mula sa sasa. Samantala, nasa 86% na ang kabuuang konstruksyon ng 840 shelter assistance na ipinatatayo ngayon ng pamahalaang lalawigan para sa mga biktima ng bagyong Nona. Nagkakahalaga ang bawat isang unit ng 25,000 piso. May isang kwarto, may kusina, subalit walang palikuran. Ayon kay PGOM Executive Assistant Dr. Romeo Infantado,
mahalaga na mabigyan ng palikuran ang bawat isang bahay. Dahil kaakibat nito ang usaping kalusugan ng bawat pamilyang mananahan dito. Pahayag naman ni Provincial Administrator Nelson Melgar. Kanila itong ipaprioridad bago pa man tuluyang i-award ang mga tahanan sa mga benepisyaryo. Base sa ulat, naantala ang konstruksyon dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Ang kakayahan nila ng supplier na i-deliver agad ang kinakailangang materyales tulad ng lawanit. Hindi magandang klase o mababang kalidad ng mga kahoy tulad ng coco lumber at hollow blocks. Nahirapan rin ang pamahalaang panlalawigan na makakuha ng mga karpentero. At ganun rin ay ang kawalan ng lugar na malilipatan o relocation site. Ayon naman kay EA Infantado, sakali mang kapusin ang proyekto sa mga karpentero, nagpahayag na niya ang Engineering Brigade ng Philippine Army na maaari silang tumulong at magbayanihan para sa mga biktima ng Bagyong Lona. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report. Ibalik ang kayusan, ibalik ang bagong kalapan. Action agad mo sa bagong kalapan. Ibalik ang kayusan, ibalik ang bagong kalapan. May pagbabago. Misyon ng Kalapan Waterworks na ipagpatuloy ang agos ng pagbabago sa Kalapan. Hindi na kailangan magpaigib sa malayong lugar dahil bawat bahay nagsisimula ng magkaroon ng sariling supply ng tubig. May kaunlaran. Tubig na ligtas inumin dahil sa water treatment technology. May tiwala. May pag-asa. Asahan po ninyo hanggang may Kalapan Water. Sagana ang daloy ng buhay. Perwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Bahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT.
Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging gamit. Supported by the PCTA. Muling nagpulong ang mga kasapi ng Provincial Drain Security Control Center o PJSCC ikawalo ng buwang kasalukuyan sa Oriental Mindoro Provincial Police Office Conference Room sa Camp Efigenio Navarro, Barangay Suki, Calapan City upang talakayin ang patuloy na paghahanda para sa nalalapit na halalan. Pinangunahan ang naturang pagkupulong ni Orming PPO Provincial Director Police Senior Superintendent Florendo Kibuyen kasama ang COMELEC Oriental Mindoro, PPCRV, AFP at iba pa. Tampok na usapin sa nabanggit na aktibidad ang COMELEC Resolution Number 10080 o ang Rules and Regulations on Pilot People's Voting in Selected Voting Centers in Occidental and Oriental Mindoro. Update sa Security Preparation 2016 at ang delivery ng vote counting machines sa pamamagitan ng To-Go Express. Ayon kay Provincial Operations and Plans Division Chief, Police Superintendent Joseph Talento, nasa 591 na ang bilang ng kapulisan na handa para sa deployment sa mga polling centers. Ngunit upang makumpleto ang 2 pulis para sa bawat polling center, kailangan pa nila ng karagdagang 100 at 36 na kapulisan na inaasahan nilang pupunan ng PRO Mimaropa. Hindi pa kasama sa pangangailangang ito ang mga itatalaga naman sa mga gagamiting hiwalay na polling precincts para sa mga katutubo sa bayan ng Bacoa at San Teodoro. Samantala, pinaplansya pa niya ang magiging daloy naman ng delivery ng mga vote counting machines. Sa oras na dalhin sa polling centers ang mga makina, sisimula na itong bantayan ng mga pulis. Kaugnay ng Operation Baklas ng COMELEC, ayon kay Election Officer Trin Nestor Salvacion, lahat ng campaign materials na kanilang nakumpiska ay inilalagak nila sa isang lugar, dinodokumento at matapos ay sinusumite sa law department ng kanilang ahensya. Nasa pagkapasya na ani ang nabanggit na departamento kung anong hakbangin ang gagawin laban sa mga lumabag na kandidato. Dagdag pa ni Salvacion, sa dami ng campaign posters na kanilang nakumpiska sa Operation Baklas, posible ring makatulong ang mga ito dahil recyclable ang mga nabanggit na materyales. Maririnaan niyang i-donate ito ng kanilang ahensya sa mga livelihood centers o sa namang grupo na maaaring pakinabangan ang kanilang mga nakumpiska. Yung lahat ng posters na nakumpiska o na nababaklas ng Commission on Elections kasama ang DPWH, ay ina-account natin yan at sinasubmit natin, nagbibigay tayo ng report sa law department ng Commission on Elections. Ibig sabihin na yung law department, sila yung kikilos para maparusahan itong mga nasabing kandidato. Pangalawa, kung itong mga posters nito ay recyclable ba ito? Yes, dapat ma-recycle ito. At actually, yung MMDA ay sa Manila, they're under report, ay nakakumpiska nila sa ilang tons of legal posters. At ito'y dinonate sa isang livelihood project center para magamit. No? Kaya nga itong naiipon namin ngayon, siguro, kung maipon natin ng mas marami ito, magagawa natin ito. Magagamit ito, recyclable itong mga materials. Bukod sa mga nagkalat na posters, nagpahayag rin ng pagkadismaya ang ilang mga konsernadong individual sa Provincial Care Forum sa abala at polusyon na dulot naman ng mga sasakyan at MPTs ng mga kandidato, lalo na sa mga oras ng pamamahinga. Hiniling nila sa COMELEC na dapat ay sitahin at pagsabihan ng mga kandidato. Sagot naman ng COMELEC, hindi na nila kaya itong gawin, subalit maaari namang magreklamo ang sinuman sa kanilang tanggapan. Ang tabayanan ng iba pang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. I'm out of word para kay Mayor Arna naman. Pero
isa sa pinakamagaling na, na mayor ng Calapan si Mayor Arnan. It's true. Mayor Arnan is the father or the city builder. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. Wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagkapatuloy na ating mga balita, sa layuning maibigay ang karapatan ng mga katutubo o IT na makaboto, ay maglalagay ang COMELEC ng Separate Polling Place o SPP at Accessible Voting Centers o AVC sa araw ng halalan. Susubukan muna ito ng COMELEC sa Oriental at Occidental Mindoro bago isagawa sa ibang lugar sa bansa na may IP community. Sa konsepto ng SPP, maglalaan ng bukod na presinto ang mga voting centers para sa mga mangyan ng Mindoro. Sa AVC naman, maglalagay ang COMELEC ng mga voting center na mas malapit sa kanilang komunidad. Sa SPP at AVC, hindi ang mga katutubo ang magpapasok ng balota sa vote counting machine dahil walang nakalaan na VCM para sa kanilang presinto. Pagkatapos markahan, kokolektahin ng support staff ng SBEI ang mga balota at ilalagay sa isang sealed envelope bago dalhin sa presinto kung saan ang nakatalagang BEI ang siyang magpapasok nito sa VCM. Dito, ilang konsernadong individual at grupo ang nagpahayag ng kanilang pangamba sa nasabing proseso. Ayon sa ilang dumalo sa Provincial Care Forum, tila ipinagkait naman sa nasabing sektor ang karapatan na tiyakin na mabibilang ang kanilang boto sa pamamagitan ng pagtanggap ng resibo o voter verifier paper audit trail. Samantala, ayon kay COMELEC Election Officer Chi Nestor Salvacion, unang gagawin ito sa Mindoro at sana ay suportahan ng mga mamamayan upang higit na maging epektibo.
anuman ani ang mangyayari at kung maging epektibo o di epektibo ang prosesong ito ay nakasalalay sa mga katutubo at mamamayan ng lalawigan. Gusto ng Commission on Elections na maging convenient ang bawat IBs natin na makaboto sa sarili nilang lugar. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na accessible voting center at separate polling precinct for them. No? Yun lang ang naging pagkukulang ngayon, siguro, dahil sa kakulangan ng vote counting machine, hindi sila mismo yung magsusubo ng balota sa vote counting machine. No? So, pag-aaralan pa rin yung Commission on Elections, of course, pilot test ito, at later on, they will be given their own vote counting machine for their separate polling precinct. Sa ngayon, nasa may 2,800 namang yan sa Mindoro ang nagpatala upang bumoto sa 18 separate polling precincts at 5 accessible voting centers sa darating na halalan. Samantala, sa haba ng panahon ng pagdinig sa samansaring suliran ng pambayan sa 2 dekada na ng malayang talakayan ng Provincial Care Forum, hindi nawawala ang usapin sa kalagayan ng mga katutubo at kung paano higit na palalakasin ang naturang sektor. Kaya naman, isang araw na sesyon para lamang sa usapin ng mga katutubo ang itinakda ng mga tagapagtaguyod nito, 12 ng Abril taong kasalukuyan sa Tamara Hall sa Kapitolyo. Dumalo dito ang iba't ibang konsernadong grupo tulad ng National Commission on Indigenous People o NCIP, Provincial Social Welfare and Development Office, Mangyan Mission, Apostolico Bikaryato ng Kalapan, Aliansa Laban sa Mina at ang iba't ibang samahan o grupo ng mga katutubong Mangyan sa lalawigan. Ayon kay Father Gabby Oybad ng Mangyan Mission at Cura Paroko ng San Pedro Calungsod Parish sa Bayan ng Bako, dapat ang agenda ng pamahalaan para sa katutubo ay participatory o yung katanggap-tanggap sa kanilang hanay bilang siya na isa ring katutubo. Paliwanag ni Father Gabby, anumang programa ng pamahalaan kahit maganda pa ito ay hindi magiging epektibo kung hindi ito naaayon sa kultura o pamumuhay ng mga katutubong Mangyan. Siguro po para sa atin, para po mas dapat sinusunod talaga po ng gobyerno. Nasa kanila lahat ang sabi natin, resources. Pakiramdam ko sa lahat po ng pagpupulong ko, kahit po doon sa pigdap, sana po ay maling subject kung mga tutupo. Anong ibig sabihin ng subject? Yung participatory research o kaya yung plan na maaangkin, hindi lamang imposing kahit anong galing po ng ating pamahalaan na programa, kung hindi po matanggap ng lokal ng mga tao, ay hindi po magiging seryoso ang makilos. Pero kung let's say na-involve natin ang katutubo, although alam natin alam na natin yung reality. Pero dapat maintindihan nila kasi sila ang nandoon. Pahayag naman ni Provincial Administrator Nelson Melgar, dapat ay mabantayan rin ang naturang hanay upang hindi magamit ng ilan sa pansariling interes. Suwestro ng administrador ang pagbubuo ng isang coordinating body na mula sa kanilang pamayanan upang magkaroon ng iisang tinig ang mga katutubo. Ang nangyayari ngayon, nagagamit sila Nagagamit yung kanilang kahinaan ng mga tao, ng ilang tao, na gusto naman ay pangunahin yung kanilang interes. Kaya yung sila ay watak-watak, sila ay basag. Yun ang ginagamit katuntungan ng iba. Kumanap tayo ng paraan at pagkakataon at siguro panahon para ang tinig ng mangyari ay iisa. Huwag yung kanyang disrespect. Sa uli, paalala ni Bishop Orlito Kaandig ng Apostolico Bikaryato ng Kalapan ang dapat naging balanse ang gobyerno sa pagtulong sa mga katutubo. Dapat, ayon sa obispo, ay mangibabaw ang tama kahit sa iilan lamang. So, if ever you will have a federation, the federation will be only as strong as the members. At ang members ay marami-rami pa yan, katulad sa ano nga.
O kung paano yan. Pero whether you like it or not, may iba't ibang mga kaisipan. So, on our end, kahit iilan lamang, kung yun ang tama, yun ang suportahan. Kahit majority, kung hindi tama, huwag suportahan on the part of the government. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Narito na si Supermar! Saklalo! Saklalo! Buong tapang na sumugod sa Central Visayas sa kasagsagan ng bagyo. Magnanakaw! Malaking ibinaba ng kriminalidad. Sa proyektong Lambat Sibat ni Supermar. Dahil kay Supermar, lumago ang ekonomiya. Nagkatrabaho ko, pati yung 1.3 milyong Pinoy. Lahat yan, ginawa ni Supermar. Supermar! Simpleng mar lang po sa tuwid na daan. Services offered: preventive maintenance, overhauling, body repair, wheel alignment, wheel balancing, aircon cleaning, painting, car wash, electrical repair, general job repair. Here, 5 years warranty or 160,000 kilometers, whichever comes first. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Mainit na sinalubong ng mga Mindoreñong nag-abang sa kanyang pagdating sa lungsod si Independent Presidential Candidate Luis Paul Yamanzares, ikalabing isa ng buwang kasalukuyan. Sa kanyang mensahe, ipinangako niya na sakaling siya ang manalo. Sa unang dalawang buwan ng kanyang termino ay pasisimulan niya ang konstruksyon ng tulay na mag-uugnay sa Batangas at Mindoro o ang tinatawag na Super Bridge. Binigyan din niya na dahil puro isla ang bumubuo sa bansa, kailangan para itong pamilya na konektado sa pamamagitan ng mga tulay. Thank you.
Aniya pa, upang mas mapataas ang produksyon ng palay, aayusin niya ang sistema ng irigasyon. Kung mas maraming supply, hindi lamang aniya sasapat ang bigas, kundi magiging mura pa ang presyo nito. Pinalakpakan rin ng senadora sa pangako nitong libreng pakain sa mga bata sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa. Ayon kay Po, walang pangakong suntok sa buwan sa isang babaeng masipag, may malasakit at may tapang. Sa huli, hiniling nitong tulungan siya ng mga Mindoreño. Aniya, ang pera na kalaan para sa mga tao ay sa tao mapupunta at ang mga proyektong ipinangako niya ay matutupad. Samantala, maluha-luhang nanawagan ng isang ginang sa sinumang nakakita sa kanyang apo na si Mac Ryan Magnaye, 5 taong gulang. Ayon dito, Biyernes, April 8, nang mawala ang bata matapos umanong isama paalis ng isang babae na nakilala lamang nila sa pangalang Apple Rambolo at di uman ay taga Mamburao, Occidental, Mindoro. Si Apple ay nakilala sa text ng ama ng bata at kalaunan ay tumira sa kanilang bahay. Iniwan umano nito si Ryan kay Apple upang magtungo sa trabaho, ngunit pagbalik nito kinagabihan ay wala na ang dalawa, bagay na labis nilang ipinagtaka. Noong una ay sumasagot pa umano si Apple sa kanilang mga tawag at text at sinabing nasa Mamburao ito at pabalik na sa Oriental Mindoro. Ngunit mag-iisang linggo na mula nang umalis sila ay hindi pa rin nakababalik ang mga ito. Hindi na rin nila makontak si Apple. Ako po ay nananawagan kung sino man ang nakakita doon sa aking apo na si Mark Ryan Magnaye. Pakisauli naman po kasama yung babae na nagkidnap sa kanya, dinala niya. Pakidala naman po. Kung sino man po nakakilala, pwede po nilang dalhin sa Black Tree. Doon ako nagtatrabaho kay Marian Tagupa Brukal. Pakidala na lang po doon. O kaya ay sa Ibaba West. Doon po kami nakatira ngayon. Kung pwede po ipaki-contact po sa number na 09-08-5720-581. Doon po ninyo ako makukontak. Sana naman po may makakita. Isang linggo na po siyang nawawala ngayon. Kasama nung babae na si Apple. Muli sa sino man nakakikilala o nakakita kay Apple Rambolo at kay Mac Ryan Magnaye, maaari makipag-ugnayan sa numero bilang 0908-5720-581. Samantala, maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalat ng News 10 staff and crew para sa buong isang linggo. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.